Ambayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. Tungkol po sa land reform, we will implement a genuine land reform program. We will assist the farmer by giving him adequate credit, by assisting him in the purchase of low-price fertilizers and pesticides. On the matter of the U.S. military bases, I will respect the military bases agreement until 1991. And I will keep my options open because nobody can foretell what events may occur between now and 1991. Like Ninoy, I am against all forms of violence, and I appeal to the leaders of the insurgents to lay down their arms and to conduct a peaceful dialogue with the new government. On the matter of communism, I wish to state very clearly, I have never been a communist, I am not a communist, and I will never be a communist. Ako raw po si Cory Aquino ay isa lamang byuda. Byuda ni Ninoy lamang at walang karanasan. Ito po'y isang malaking kasinungalingan. Malawak ngunit mahapdi po ang aking karanasan. Sapagkat tulad ninyo, nalalasap ko rin ang sakit ng mga sampal ni Marcos sa bawat Pilipino. Tulad ninyo, iyan po ang aking karanasan. Ang mabuhay o halos mamatay sa ilalim ng isang diktadura. Ang mahal kong si Ninoy ay pinakulong ni Marcos mula noong 1972 hanggang 1980, tulad na rin ng kanyang ginawa sa marami pang iba. Alam naman ninyo na ang mga pamilya ng mga nakulong ay naghirap at naghihirap pa ng lubusan. Marami sa kanilang may bahay ang napilitang humanap ng pagkakakitaan dahil na nga sa pagkakulong ng mga kalalakihan. Marami sa kanilang mga anak ngayon ang di na kumakain sa oras, di na nag-aaral at di na maipagamot. Habang si Ninoy ay nakakulong sa Fort Bonifacio, matapos iyang pahirapan sa Fort Magsaysay, ako po ang tangi niyang tagapakinig, tagaalaga at tagapayo. Ang buhay po naming mag-anak ay bilang ginambala ng pagkakulong ni Ninoy. Dahil sa kahirapan ni Ninoy sa Fort Bonifacio, siya ay nagkaroon ng karamdaman at siya ay nagkaroon ng heart attack. At dahil dito, pinayagan kaming magpunta sa Amerika noong 1980. Habang nasa Amerika kami, ay sabik na ang bumalik si Ninoy dito sa ating minamahal na bayan. At bumalik nga po siya noong August 21, 1983. Nang tangkaing magbalik ni Ninoy sa ating bayang mahal, siya ay pinatay pa na walang kalaban-laban, parang isang hayop na binaril habang nakagapos. Pinatay si Ninoy habang siya ay nakatalikod. Ako nga po ay byuda ni Ninoy, kaya ako ay may karanasan. Naranasan ko na ang karahasan, ang kasamaan ng mga mapagmalabis at mapangapi. Kaya nga po aking ipinangako kay Ninoy at akin ngayong inuulit sa inyo na di na mauulit sa ating bayan ang pang-aapi. Habang ako po ay nabubuhay at naniniwala sa Diyos, tulad ninyo, sisikapin ko pong maibalik sa bayan ang katarungan, ang kapayapaan at ang kapangyarihan. Sabi po ni Marcos na ibig ko lang daw maghiganti. Iyan po ay haka-haka lang ng mga di nagdarasal at di na tumatawag sa Diyos. Ang katarungan, kalayaan at kapangyarihan ay galing sa Diyos at ang mga iyay ibinigay sa ating lahat. Di ng isang hamak na tao lamang. Yan po ay inyo, akin, ating lahat at di natin dapat ipaagaw muli kahit na 1 milyon pang Marcos ang dumating. At iyan po, unang-una, ang aking ipinaglalaban, ang isang gobyernong tumitingala sa Diyos na may kapangyarihan sa ating lahat. Kung ito po ay ating isa sa isip, tunay na ang ating bagong taon ay magsisimula sa Pebrero 7, 1986. Ating itakda sa ating mga buhay ang Pebrero 7, 1986 bilang araw ng Pilipinong makatao, Pilipinong makadiyos. Mula sa Pebrero 7, 1986,
Wala nang salvaging, wala nang hulihan at ikukulong na walang ebidensya o dahilan. Wala nang sasaktan, pahihirapan, papatayin dahil lamang hindi sila sang-ayon sa gobyerno. Ang buhay ng Pilipino, Kristiyano o Muslim, mahirap o mayaman, marunong o mangmang, ay magiging pinakamahalaga sa ating mga patakarang gobyerno. Wala na kayong dapat ipangamba o katakutan. Babalik din ang ating mga araw na puno ng sigla at saya. At babalik din ang mga gabing mahimbing at tayo'y makakatulog. Ngunit ang ating pong mga panaginip, ang ating mga mithiin at ang ating mga adikain ay di natin mararating kung tayo ay di magkakaisa sa Pebrero 7 at mga araw pang darating. Ang tagumpay po ay di natin malalasap kung di natin ipaglalaban muna ang balota. Kaya po ako ay nakikiusap na ating bantayan ang balotang ito mula sa presinto at hanggang sa ito'y mabilang at hanggang sa ating maipaalam sa lahat ng ating mga kababayan at sa buong mundo na tayo ay nagtagumpay na, na sa wakas at sa awa ng Diyos, ang mga mapangapi at ang pang-aapi ay ating nang napagtagumpayan. Sa labang ito, kasama po natin ang isang magiting na lalaki. Siya po ay si Doy Laurel, na tulad ng kanyang ama ay nagsakripisyo upang ang oposisyon ay mapag-isa at upang ang laban ni Ninoy, ang laban nating Pinoy, ay mapalakas. Tapatan na po tayo. Ang boto niyo kay Cory Aquino ay hindi sapat. Isigaw ninyo ang pangalan din ni Doy Laurel sa pagkapangalawang Pangulo. Magtatapos po ako sa pamamagitan ng isang tanong, mga magulang at mga kapatid. Gaano po ba kahalaga sa atin ang kinabukasan? Higit po dito, gaano po ba kahalaga sa atin ang kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo, at ng kanilang magiging anak? Ako'y nakatitiyak na ang ating tugon ay iisa, na ang kinabukasan ng ating mga anak ang siyang pinakamahalaga sa ating buhay. Kaya tayo ay handang maghirap, handang magtiis alang-alang sa kanila. Ngunit tayo'y di paaapi at di paaalipin. Kaya tayo'y lumalaban na at lalaban pa upang ang ating mga anak ay maharap sa isang maganda at mapayapang kinabukasan. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, si Cory Aquino.